talaga ko. Kung nasa priya, parang paghinga. Hindi mo na alam kung kailan ka nagsimulang huminga. Pero palagi kang humihinga. Kaya ng tao mag-isip. At kung mag-iisip siya, meron siya magkikita ang mahalaga. In order to philosophize, to search for the truth, to wonder, to be puzzled, one can use any language. But if you are in the city of Manila and you are wondering and you are puzzled and you are thinking all kinds of deep thoughts in a language which is different from the language used by people who drive the jeepneys, by people who clean the streets, by the laborers in the waterfront, you are separating yourself from them. If he's in Manila, if he's in another place, he should, I think, philosophize in the language of that place so that his thoughts, his thinking will be in the language of the people among whom he is living and among whom he is philosophizing. Philosophy in Filipino or in any language is never an experiment. If one is philosophizing, he is wondering at the truth. He tries to find the truth. He's aware of his ignorance. And all of that is always real. You never do it as an experiment. If you do it as an experiment, it is no longer philosophy. It is putting on an act, putting on a drama, which has no connection with real life. So one never experiments with philosophy. Wala tayong tradisyon na malalim na klasikong filosofiya. Pero meron tayong tradisyon na matututo tayo sa ating kakaya, abot ang ating kaya pumili sa kung ano ang matino, kung ano makatutulong sa atin na mabuhay ng sa isang makatao at makatotohanan na paraan. Halimbawa, si Rizal sa kanyang mga nobela, nakikita mo na meron siyang pag-iisip na naginaganap at paghahanap sa katotohanan na may influensya ng mga filosofiya ng Europa. Pero hindi bilang pag-uulit sa kanyang nabasa, pero bilang paggamit sa kanyang nabasa o pangtulungan siya na makita ang katotohanan sa kanyang tinatalakay at kanyang tinatalakay at ang kanyang bayan na Pilipinas. Ano? At pagkatapos, meron tayong mga attitude na philosophical na hindi pa nagagawang filosofiya. Pero andun doon, halimbawa, palaging nakikiugnay tayo sa salita na babakasan natin na may pagkikiugnay palagi. Ang tingin natin sa meron ay may ugnayan palagi. Na ang tao nakikipag-ugnayan palagi. Kaibigan, halimbawa, pati yung kaaway, meron kang pagkikiugnay sa taong hindi mo gusto at hindi niya gusto ikaw. Nakikiugnayan pa kayo, kaaway. At totoo ito hindi lamang sa Tagalog, pero sa mga ibang wikang Filipino. Kabusor, kadudot, kung ano pang sinasabi sa Ilocano. Tapos sa Bisaya, palaging angay, dili angay, kini. At kaya nga, maaaring maging filosofiyang malalim yung taglay ng ating mga wika. Pero hindi ako naniniwala na nagsasabi ako, ngayon gagawa ako ng filosofiyang Filipino. Sa palagay ko, yun ay hindi makakatulong. Kasi ang filosofo ay hindi nagfi-filosofo upang siya maging Filipino. Nagfi-filosofo siya
upang siya ay makahanap ng katotohanan. Si Descartes, nung sinulat niya ang kanyang libro, hindi niya sinabi na mag-iimbento ako ng French philosophy. Basta naghanap siya sa katotohanan, sa abot ng kanyang kaya, ayon sa kanyang nakikita, at sinulat niya sa Pranses. Ano? At ganun rin si Kant, hindi niya sinabi, nagawa ako ng German philosophy. Basta nag-isip siya sa abot ng kanyang kaya. Ngayon, ganun din, hindi niya sinabi ni Santo Tomas, ako magiging dakilang filosofo. Hinahanap lamang niya ang katotohanan at na naging dakilang filosofo siya. Kaya nga, ganun din tayo, hindi question na magiging dakila ba tayo, magiging Filipino ba tayo, pero ano bang katotohanan na ating hinahanap? Pero sa isang paraan na nakikibahagi tayo sa isa't isa at kasasakop sa ating pagkikibahagi, pati yung mga nagwawalis sa kalsada, pati yung mga nagmamaneho ng jeepney. Kung dayuhang wika ating ginagamit, sa simula, iwalay na sila. At ito na, gusto palaging sasabi ko, filosofiya ng Filipino ba ito? Hindi ko magiging sagabal yung sa maghanap sa katotohanan, kasi mamaya kung meron akong sinulat, tatanungin ko, Filipino philosophy ba yan? Dapat sana, yan ba ay katotohanan ayon sa abot ng aking kaya? Yan ba ang totoong naranasan kong tunay sa abot ng aking kaya? Kaya may isang estudyante nilapitan ako, sabi, Father, ano bang pilosopiya ang Filipino? Sabi ko sa kanya, ang pilosopiya ang Filipino ay parang pagkain. Gusto bang dinuguan? Sabi niya, oo, gusto kong dinuguan, masarap. Sabi ko, kumakain ka ba ng dinuguan sapagkat Filipino o sapagkat masarap? Sabi niya, sapagkat masarap. Gusto mo ba ang hamburger? Oo, sabi niya, gusto kong hamburger. Kumakain ka ba ng hamburger sapagkat Amerikano o sapagkat masarap? Sapagkat masarap. O, kaya nga, kumakain ka kasi masarap. At sapagkat ikaw Filipino, kung masarap sa'yo, pagkain Filipino yun. Kumakain ka ng dinuguan, pagkain Filipino yun. Kumakain ka ng hamburger, pagkain Filipino yun. Kasi Filipino ka at ikaw kumakain. At ikaw ang nasasarapan. Yan, ganun din sa filosofiya. Kung may katotohanan na nararanasan ka, kung may katotohanan na yung nagigisnan, kung may katotohanan na tumatalab sa'yo, at sa isang tapat na makatotohanan paghahanap, yun ay tunay na filosofiya. Kung ikaw Filipino, di filosofiya ang Filipino yun. Kahit na kung saan mo natutunan, kung talagang totoo yun, yun ay, at hindi yung filosofiya ang Filipino ng mga Filipino lamang, pero kahit na sino na matutulungan magharap ng katotohanan, sa kanya rin yung filosofiya ng yun. How do you say being in Filipino? I don't know why people always like to say, to find out, how do you say being in Filipino? And so I say, well, you know, being is an English word which is used in so many ways in philosophy. So sometimes the English word being is used to translate Marcel's être. Sometimes the English word being is used to translate Heidegger's sein and seiendes. Being is an English word, and it's often used in philosophy to translate works which were not originally written in English. And so, if you want to say, how do you say being in Filipino, you're asking me, how do you enter into the problem of the English language when it tries to translate philosophy from French or from German? And if I want to do Marcel's philosophy in Filipino, I should go to the French and not bother myself with problems of the English language.
that problem does not concern me if I'm not talking in English. And if I want to do philosophy in the style of Heidegger, or study the philosophy of Heidegger historically, I should go to the German text, and I do not have to bother myself with problems of the English language. But when you're asking me, how do you say being in Filipino, you are really talking from a very strange point of view. Perhaps you're not aware that you're talking from the point of view that the only way to philosophize in Filipino is to translate English. And that's not a rational way of doing anything. When I say Baha'i, I don't think first house. Oh yes, Baha'i. But you know, this Anglo-centric point of view is found in students. When I ask a student, ano bang tubig? He says, water. There's an unsaid point of view that if you said it in English, it's all been explained. But suppose I ask, I told the students, suppose I ask you in English, what is water? You're not going to say tubig, are you? You might say H2O. You might say it's an element that we experience in a blessed way during the rain, and in a cursed way during the flood. Why can't you say, ano bang tubig? Isang mahiwagang dinalan na mararanasan mo bilang sarap habang umuulan pagkatapos ng katuyuan, at parang isang sumpa sa'yo pag may malalim na baha. Why can't you say that in Filipino? English is one of many languages. It's a fine language. It's a great language. But it's not the norm for thought. It is just one language among many. And if you're using your own Filipino language, you do it. You take it as a language in its own right, with its own potential, with its own possibilities. So when somebody asks, how do you say being in Filipino, to which I say, that is not my problem when I'm trying to philosophize in Filipino. That is my problem when I'm trying to philosophize in English. But if one wants to philosophize in Filipino and use the philosophies of other languages like French or German or Greek or Latin, one should go to the French, the German, the Greek, the Latin, and not behave as if when you have seen the English translation, you have known all there is to know. Is Meron a translation of being? The answer is no. A resounding no. Because when I try to philosophize, I'm not trying to translate English. I'm not trying to translate any language. Okay, ano ba ang meron? Meron ako nakita na sa palagay ko napakamahalaga sa lahat, sa filosofiya. Ito ay tinatawag ni Santo Tomas na esse, tinatawag ni Chilson na etre, na ang talagang nangyayari, ang pinag-iikutan ng pag-aasam, pagnanais ng tao. Ang tao ay likas na gustong mahanapan ng katotohanan, at ang katotohanan ay ang talagang nangyayari, ang talagang meron. Huwag muna natin gamitin yung salitang meron kasi hindi pa natin alam kung ano ang ating itatawag sa katotohanan na yun. Pero may dalawang halimbawa na maaaring i-drama, gawing drama, ang pagtuklas sa katotohanan na ito. Meron ako isang teacher na pari at sinabi niya, kung meron akong konsepto ng aking anak, sabi niya, kompletong-kompletong konsepto, buong-buo,
kung ano-ano mga katangian ang meron siya. At pagkatapos, ikaw, tinuro niya yung isang kaibigan niya na nasa klase. Yung kaibigan niya ay may familia, kaya may anak. Sabi niya, ako may konsepto ng aking anak at ikaw may konsepto ng iyong anak. At ang konsepto ng aking konsepto sa aking anak ay kompletong-kompleto. Maraming katangian. Ang galing-galing. At ang konsepto mo sa iyong anak ay ganun rin. Pero anong malaking kaibahan? Ang anak mo ay talagang buhay, talagang tunay. Ang anak ko ay isip ko lamang. Wala akong anak. Anong kaibahan sa aking anak at sa iyong anak? Ang aking anak ay wala. Pero meron ba konsepto na makapaglalahad sa kaibahan? Wala. Walang konsepto. Yun ang talagang nangyayari, talagang totoo. Maaari kang magkaroon ng magandang konsepto, pero ano ba yung talagang totoo? At yung konsepto, may mga pagkakataon na ang konsepto ng talagang totoo at ang konsepto ng hindi nangyayari ay parehong-pareho. Pero yung isa ay talagang nangyayari, yung isa ay talagang hindi nangyayari. Kaya nga, wala. Ano yung kaibahan? Hindi konsepto. Pero ang kaibahan ay meron ba o wala? Totoo ba nangyayari o hindi totoo nangyayari? At paano itong masasabi? Hindi makakonsepto, kaya nga hindi talagang masasabi. Makikilala, maaangkin, matatanggap. Pero hindi masasabi. At pagkatapos yung mga librong nabasa ko, sinasabi, halimbawa sa Frances, ganito ang pagsabi ng meron na talagang nangyayari. Sa Ingles, ganito ang talagang pangyayari. Halimbawa, yung is, yung kay Heidegger, yung is, ang talagang ganon. Pero sa atin, ano, wala. Halimbawa, anak kong talagang buhay. Yun ay isang kaisipan, isang konsepto, isang ideya. Anak kong talagang buhay. Pero isang ideya lamang yun, isang konsepto. Anak mong talagang buhay. Isang konsepto lamang yun. Pero talagang buhay ang anak ko. Yung maaaring mong sabihin, totoo ba yun o hindi? Yung sabihin mo, anak kong talagang buhay, sabihin, totoo ba yun? Hindi totoo, hindi totoo. Basta't isang kaisipan, isang ideya. Pero kung sabihin ko, talagang buhay ang anak ko, maaari mong sabihin, ah, meron ka bang anak talaga? Meron ka bang hindi alam na may waga sa buhay mo? Kasi sinabi ko yun sa isang forma na talagang nangyayari. Kamaring sabihin, totoo ang sinabi ko o hindi totoo ang sinabi ko. Kasi binikas ko ang talagang nangyayari. Pero walang salita. Ano ba yung katagaan na sinasabi talaga nangyayari? Wala. Ang buong kaayusan ng salita, yun ang nagsasabi na talagang nangyayari ito. Halimbawa yung teacher namin, yung kanyang kaibigan, nakaklase namin na may familia, sasabihin niya sa kaibigan niya, anak, talagang buhay ang anak mo. Talagang magaling ang anak mo. Hindi, anak mong talagang buhay. Anak mong talagang magaling. Yun ay basta't ideya, kaisipan. Pero masabihin mo, talagang buhay ang anak mo. Meron kang sinasabi na talagang nangyayari. Meron kang sinasabi na ito ay nangyayari sa daigdig ng talagang magaganap. At maaaring sabihin, tama ang sinabi mo o hindi totoo ang sinabi mo. Kasi ang forma ng salita, walang kataga na sinasabi, ito talagang totoo. Pero ang mismong
naayusa ng mismong balangkas ng salita. Ang buong salita ay gumagalaw, sinasabi, ito ay gumagalaw sa daigdig ng talaga nangyayari. Kaya nga sa Filipino, hindi lang sa Filipino, sa Bisaya, tinuring na buhi ang imong anak. Napod nga si Bibiyak, ti anak mo. Sa iba, sorry lang, Tony, hindi ako marunong ng Bicol. Pero sa mga ibang salita, ganun rin. Walang katagaan na sinasabing talagang totoo. Pero may maraming paraan upang bigkasin na talagang totoo ang aking sinasabi. At maaari mong sabihin na mali o tama. Yun ang unang nivel ng pagbigkas sa talagang totoo. Sa talagang pagkaiba ng talagang nangyayari at ng hindi talagang nangyayari. Pero meron mong katagaan na may mga sandali, yung sinabi ni Heidegger, may mga sandali na oo o hindi. Yung oo ka o hindi sa talagang nangyayari. Tapos nung nabasa ko yung kay Heidegger, naisipan ko, meron bang sandali na may oo o hindi, na may katagaan ng oo o hindi? At nakita ko, meron. Yung meron at wala. Adda, awan, ano ba ba? Naa, wala. Sa Pangasinan, baliktan. Kung ibig sabihin meron, sabihin mo wala. At kung ibig sabihin wala, sabihin mo ang gapu. Ano ba sa Bicol? Higwa at mayo. Kasi lahat ng mga salitang Filipino, may struktura na sinasabi, ako nakasangkot sa talagang nangyayari. Tinataya ko ang aking sarili na ito talagang totoo. At walang espesyal na kataga. Pero ang buong, kaya nga mas metafisikal ang mga wikang Filipino. Kasi hindi maaaring sabihin, kaya hindi sinasabi, pero maaaring sabihin at kaya sinasabi rin. Pero walang espesyal na kataga. Pero may sandali na oo o hindi sa talagang totoo at yun ang sandali na meron at wala. Kaya ano ba ang meron? Hindi ko masasagot sa isang formula, pero sa isang karanasan, sa isang pagsasagawa. At itong paggamit sa meron at wala ng ganito ay hindi isang pagpipilipit sa natural na kahulugan. Ang natural na kahulugan ng meron at wala ay malawak. Ano? Halimbawa, sa palagay ko, kung marinig natin yung salitang meron, ang muna na isipin natin na hindi wala, pero marinig natin isipin na meron akong ari. Meron akong pag-aari. Sorry. Halimbawa, meron akong kotse, meron akong libro, meron akong bahay, meron akong lupa, isang may kinalaman sa larangan ng pag-aari. At kaya nga, maaaring, pero pati yung larangan ng pag-aari ay may kinalaman rin sa talagang nangyayari. Pero may paggamit sa salitang meron na talagang nangyayari. Kagaya ng halimbawa, yung sinabi ng teacher ko, meron ba akong anak? Wala. Kung may kinilaman niya sa pag-aari, pero hindi mo aari ang iyong anak mo. At ang pinag-usapan doon talaga ay kung talaga ang totoo na nabubuhay at umiirag yung kanyang anak. Yung kanyang anak. Kaya meron at wala. Nung minsan, nagkasaka ko sa isang jeep at dala-dala may isang libro na nasa tabi ko ang pangalan The Mystery of Being. Sinabi sa akin ng driver, ano bang ibig sabihin yung librong yan? Sabi ko, mystery. Ibig sabihin, mahiwaga, isang malalim na bagay, pero totoo, na mahirap masakyan. At ano bang ibig sabihin ng being? Ah, yung being, sabi ko, kailan ka ba pinanganak? Sabi niya, 1937. Ako naman, sabi ko, pinanganak ako, 1924. Kaya noong 1920,
wala akong being, wala ka rin being. Pero noong 1930, being na ako, ikaw wala pa. Ah, sabi niya, kasi sa Ilocano, maaaring mong sabihin, pagka meron, adda, yun ang meron. Sabi niya, kinaadda, pagka meron, sabi niya. Kaya nung narinig ko yung sabi ko sa loob-loob ko, yung aking paggamit sa salitang meron ay hindi malayo sa ordinaryong kahulugan ng ordinaryong tao sa kanyang paggamit sa salitang meron. Doon ko na sinasabi, siguro masasabi ko na kahit manuwari, matino ang paggamit ko sa salitang meron. Kaya kung binibigkas ko ang meron, ganun din, ang salitang bigkas ay ibig sabihin maganda ng paggalaw sa mga sa labi, sa panga, sa dila upang maging malinaw ang labas ng iyong salita. Kagaya ng aking ginagawa ngayon, maingat kong binibigkas. Pero marami ding ibang kahulugan yung bigkas. Halimbawa, ang binigkas ni Pedro kay Petra ang kanyang pagmamahal, iniba ang kanilang buong buhay. Kaya may pagsasalita na may ginagawa. At ang pagbigkas sa meron, ang pag-angkin sa talagang totoo, sa talagang nangyayari. Ang pagtaboy sa kunwari totoo pero hindi naman, kunwari nangyayari pero hindi naman. Yun ang tinatawag kong pagbigkas sa meron. Kasi kung binibigkas ko ang meron, bumabago ang buhay ko, bumabago ang buhay ko. Tinatawa ko ang aking sarili sa talagang nangyayari. Ang pagbigkas sa meron ay pag-angkin sa talagang totoo at handang ipagtanggol yung talagang totoo. Kung minsan may mga taong mamatay para sa katotohanan. Kasi pag kumapit sila sa talagang totoo, nakikita nila na may malaking halaga ang talagang totoo, isang tawag na kailangan niyang manatiling tapat sa talagang totoo. Gumagalaw ako sa abot-tanaw ng meron. Ano ba ang abot-tanaw? Hindi ko lamang sinasabi, buhay at magaling ang anak ng aking kaibigan. Hindi ko lang sinasabi yun. Pero kung sinasabi ko yun, aking inaamin na ang kanyang anak gumagalaw sa daigdig ng talagang totoo, ng talagang nangyayari. At ang daigdig ng talagang totoo, talagang nangyayari ay sa lahat ng dako, makikita ko kung sa abot ng aking natatanaw, sa harapan, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, sa baba, sa kalooban ko. Kita ang nasa gitna ng abot-tanaw. Meron tayong pangunahis makaalam na mulat na wala tayong alam, pero naghahanap tayo. Kaya nga, palawag na palawag, pero hindi bilang pinapanood, pero bilang kinagagalawan natin. At ganoon din yung paliit na paliit at palalim ng palalim, hindi lamang sa material na daigdig, pero meron tayong kalooban, meron tayong pagnanais na makadiwa, maka-espiritu, at yun din ay nasa ating abot-tanaw. At ang ating pagbigkas sa meron ay pagtirik sa ating sarili sa abot-tanaw ng meron. Ang pagbigkas sa meron ay pagtirik ng sarili at ng hindi sarili sa abot-tanaw ng meron. Okay? Pagkatapos, isang pagtugon sa tawag, kasi ang meron ay isang tawag na angkinin mo ako. Nung minsan, meron akong isang estudyante na hindi nakakuha ng exam sa tagdang panahon. Kaya sinabi ko sa kanya, gusto mo makuha ng exam na late exam, exam na nahuli ka ng konti. Oo, sabi niya. Sabi ko, anong gusto mo? Isusulat sa papel o
basta magsalitaan tayo. Oral ba o written ang gusto mo? Sabi niya, gusto ko oral. Okay, sabi ko. Ano ang pilosopiya ng Neo-Kantiano? Sa prinsipyo ng Neo-Kantiano, hindi mo kayang malaman ang talagang meron. Hindi mo kayang malaman ang talagang nangyayari. Pero nasa iyo na lumikha ng mga kung anong mahalaga para sa iyo. Nasa iyo yun. Isang klase ito ng prinsipyo ng relihiyon. Sabi niya, nasa iyo lumikha ng iyong sariling katotohanan. Kung anong makahulugan sa iyo, yun ang totoo para sa'yo, kahit na ano, kasi hindi mo kayang malaman yung talagang nangyayari. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, anong akala mo sa pilosopiyang yan? Sabi niya, mabuting pilosopiya. Sabi ko naman sa kanya, kasi nakatayo kami sa may bintana at may punong kahoy sa labas, sabi ko, kung sakali hindi mahalaga para sa akin na sabihin may punong kahoy dyan, hindi ko naman kayang malaman ang talagang meron ka. Baka wala talagang punong kahoy dyan at hindi naman mahalaga para sa akin na sabihin may punong kahoy dyan. Okay? Tapos sabihin ko, walang punong kahoy dyan. Walang halaga para sa akin yung punong kahoy dyan. At meron akong kotse at mamaneho akong diretsyong patungo sa punong kahoy. Ano mangyayari? Sabi niya, wala. Kasi sinabi mong wala. Wala nalaga. Kaya nga, yun ay isang halimbawa na ang meron ay isang tinatawag ang tao na ang kininsya. Hindi na hindi ko kayang malaman. Maraming bagay na hindi ko kayang malaman. Pero may mga bagay na alam ko at may mga bagay na alam ko pero hindi ko alam lahat ng alam ko. May kahalong hindi ko alam. Kaya nga, tama yung sinasabi nila. Hindi natin kaya malaman ang meron. Pero sabihin natin ang buong meron. Pero meron tayong kayang malaman. At yung kayang malaman na nating malaman ay nananawagan, parang nananawagan sa atin at sinasabi, eto ako, punong kahoy. Isang makakumabang punong kahoy. Pero ang kinin mo ako, kilalanin mo ako. At hindi parusa sa'yo kung hindi mo ako kinilala, pero basta ganyan ang talagang katotohanan na kung hindi mo ako kinilala at minaneho mo diretso sa akin ang kotse mo, masisira ang kotse mo, baka pati ikaw masira. Kasi, kaya nga isang ang pagbikas ng meron ay pagtirik ng sarili at ng hindi sarili sa pagtanaw ng meron. Isang pagtugon sa isang panawagan na ang kinin ang talagang nangyayari. At pangatlo, isang responsibilidad. May pananagutan ako sa meron. Hindi lamang upang ang kinin, pero kung minsan gawin ang kaya kong gawin sa abot ng aking kaya. At pagkatapos, hindi lamang ang kinin ang meron, pero isagawa. Halimbawa, isang bagay na kung sa palagay ko, habang buhay, kung minsan pataas, kung minsan pababa ang ating pagmumulat, na ang tao ay mahalaga. Ang aking kapwa-tao ay mahalaga. Na meron siyang dignidad na iba sa hayop. Meron din halaga yung hayop, pero yung tao ay espesyal. Hindi siya may hahambing sa hayop. Meron siyang espesyal na halaga. At kaya kong makita yun. Kaya kong bikasin ang meron na yun. Sabihin mahalaga ang tao. Pero hindi sapat na basta aminin, kailangan isagawa. Gawin ang sinasabi sinasabi ng aking kaalaman na kung yung tao ay mahalaga, anong aking kilos sa kanya? Kung ako ay may-ari sa fabrika, anong aking tingin sa mga trabahante? Kung ako bahagi ng management, anong tingin ko sa mga trabahante? Kung ako trabahante, anong aking tingin
sa aking sarili, sa aking sariling halaga bilang tao. At isagawa yun sa buhay. Kaya yung pagbikas ng meron, pag, hindi lamang pag-angkin sa sarili, hindi lamang pagtugon sa tawag. Pero may pananagutan na isagawa yung meron na nakikita ko. Gumalawat ng buhay ayon sa meron na nakikita ko. Yan ang ilang sa mga bagay na kasama ng pagbikas ng meron. Pero hindi maaaring sabihin na yung konsepto ay walang kinalaman sa meron. Kung matino ang pagkagawa sa konsepto, ang konsepto ay hinuhubog, hindi ba? Kung matino ang pagkahubog sa konsepto, may kinalaman yun sa meron. Kaya paano mauugnay yung konseptong purong-puro na nasa labas ng panahon sa mga talagang totoong umiiral sa panahon na nabubuhay?